Kasama niya sa bahay si Rafi. Alam ko kilala niya yan. Okay. Ako, hindi kami tumagal ng ganyan katagal sila. Okay. Pero kilala ko na si Rafi. At saka dahil siguro kasal ako sa kanya, so lahat ng mga baho niya, nakuha ko, na, lahat ng ebidensya nakuha ko. Okay. Pa, ang galing niyo, paano niyo nakuha? Sa US, mabilis. Oh my God. So eto, may mga katibayan ako. Kung gusto mo makita, papakita ko. Okay. Kasal niya kay Jocelyn. Nagpakasal siya kay Celedonia Amos as Rafi Tangko Turfo. Ipinanganak siya October 15, 1955. So, nung naghahalongkat ako, siyempre, yung birthday lang, iba na, no? Middle name. Alam okay. mo na, last name. Pero hindi very popular, common ng Tulfo, eh. Okay. Ngayon, yung anak niya kay Lizelle, okay. kinami niya ang Tangko. Okay. Delay registration siya kasi, ang tatay, walang ID. Nakalagay doon, eh. Okay. So, October 15, 1955. Tapos, yun ang information nandun kay Celedonia okay. sa marriage certificate nila or sa marriage application. Kin-cross out niya yung pangalan okay. tatay niya doon. Eh. Ramon ang tatay niya, okay. nilagay na Rodolfo. Naka-cross out yung ano, naka-type yun. So, ngayon, yung kasal niya kay Jocelyn, marriage certificate. Okay. Both marriage certificate. Dalawang beses yung pinakasal na. Okay. Ang birthday niya doon, October 15, 1955. Kung ikaw si Jocelyn, alam mo ang birthday ni Rafi is March 12, 1960. Every What? Year, sineselebrate ninyo yan. Hindi mo ba tatanungin bakit ang birthday nilagay mo sa marriage certificate is October 15, 1955? So, that alone, sa marriage certificate nila, at saka yung sa anak niya, kay Lizelle, Rafi Tangko, palagay mo ba isang tao yon? Hindi, actually questionable yon. Kung ako si wife, ha? Yeah, exactly! Kasi kasal sa akin si Rafi. Oh. Walang anal, hindi kami pareho nagpa-anal. Oh. Tignan mo yung Wikipedia niya. There's no known of divorce of Rafi Tulfo. Dahil hindi siya nagpa-divorce. Dinivorce ako bago siya nagpakasal kay Celedonia. Oh. Pero fraud naman. Nasa akin ang copy. Nakapastil. Saan niya po kayo dinivorce? US. Sa US? Bakit sa US ay saan mo kayo nagpakasal? Dito. Sa Pilipinas. Para mapakasal nga niya si Jocelyn. Eh, si Jocelyn. Sorry, si Celedonia. Pero fraud. Oh, di ba? Wala rin say-say yun. Wala. Pero galing siya sa katiwalian. Galing siya sa sinungaling. Ang fraud divorce. Pero gawain niya. Ang fraud divorce ang nakalagay doon. Ikinasal kami. Actually, 15 lang ako nung kasal kami. Wala. Oh. Eh, ano ba yun? 19? Ano ba yun? Ilang taon ba ako doon? 13? Oh. 13 lang yata ako. Oh. Anyway. Yung years na nilagay na kinasal kami, 1977 yata. So, ilan ako noon? 13 nga. So, 13. Tapos, naglagay siya doon ng tatlong anak namin. Okay. Pero, ang tunay na anak namin, wala kasi hindi niya alam ang pangalan nga Correct. At saka gender. So, yung tatlong anak, ang pangalan, Rafael Jr., pangalan niya. Okay. Si Tucci, at saka si Edel. Okay. Sino si Tucci, at saka Edel? Okay. Dalawang kapatid niya. So, si Rafi, kahit noon pa lang, mahilig na siya sa katiwalian, bata sa kasinungalingan. Bata pa siya. Bata pa siya, ganyan na siya talaga. Kaya nga, tama ako eh. Yung pagiging sinungaling ni Rafi is not an act. Lifestyle niya na yan. Lifestyle niya. So, hindi mo siya agad nakita because 2 months lang kayong boyfriend, girlfriend, eh, no? Nagpakasal na kayo agad. Meron bang pagsisisi on your part? Of course. Siyempre, malaki. Okay. Malaki. Pero the only thing na hindi ko talaga pinagsisisihan yung anak ko. Okay. Kasi wala siyang kasalanan in all yeah, this. Yeah, true. Tama. So, kahit na anong ginawa ni Rafi, ang anak ko, iba siya. Iba okay. yung, di ba, yung, the only thing, good thing came out of it. Okay. Pero si Jocelyn ba, hindi ba siya nag, ano, hindi ba siya nag, nag-attempt man lang, total, pareho naman kayong babae, and the mere fact na alam naman niya siguro na si Miss Julie ang real wife, hindi ba siya nag-attempt na makipag-usap or bigyan natin ng alam mo, ng ano ba, ng allowance or ng Oo, tulong diba? Itong anak mo exactly. Dahil, hindi, wala siya exactly. Ganun. Wala.
Dahil kung nagkaroon sila noon, di sana ang anak ko, she probably not working anymore kasi nga, yung mga anak nila hindi naman nagtatrabaho eh. So, totoong nag-working student itong si Miss Grandy? Yes! The whole 4 years. 4 years and a half in college. Anong year siya nung nag-college? Nung working student siya? 19 ano yan? 2000 na ba yan? 4 graduate siya, 5, 6. Nag-start siya ng 2006. 2016? 6. 2006. Sikat na ba si Rocky that time? Nasa Channel 5. Okay. Maganda na yung ano niya. Maganda na yung katayuan niya bilang ano. Kilala ng Tulfo Brothers. Oo. So, kahit paano, sikat na siya. Si Ben kasi na-meet niya yung anak ko eh. Kamukha daw niya yung anak niya. Okay. Na nasa US. Okay. Parang nakikita ni ano, ni Miss Grandy, itong tatay niya na matulungin sa iba. Yes. Kaya umingi siya ng tulong. Okay. Noon siya. Yung statement na kasi, yung anak kasi... sa inyo niya sinabi yon. Nasa statement niya. Okay, okay. Nabasa ko yung statement niya, ilang weeks ako umiiyak nung malaman ko kung anong ginawa ni Rafi sa kanya. Okay. Nandoon. Nakakaiyak. 3 pages. Kailan po kayo nagsampa ng bigam ni Kaysa yan? 2019. So June. Medyo matagal na rin. Ano nang progress? Anong latest? Nasa, inano ng piskal, binasura niya. Kasi hindi niya sinabing hindi bigami. Ang sabi niya, yung prescription daw. Nalaman ko daw ito. Kasi, ang ano kasi ni Rafi, pinapa-ano niya noon, may communication kami back then, many years ago. Walang which pakialam. Is, hindi totoo? Eh, hindi. Kasi nawala siya. Nakita ko siya 97 eh. Okay. Lahat ng mga sinasabi ni Rafi, even though sa lahat sa prosecutor na mga okay. Ano. Bakit siya gano'ng kasinungaling? Sasabihin pa niya doon, nakalagay pa doon na is she living under the rock na sikat daw siya, hindi ko alam. Okay. Hindi ko naman siya pinapanood eh. Bakit ko siya panood, sino ba siya? Pero sino wala ba kayo idea bakit siya gano'ng kasinungaling? Ano si Rafi sa kung ano yung para yung gusto niya makuha. Okay. Ganon. Kaya, he take advantage para sa sarili niyang ano. To the point, nagagawa na siya ng istorya, magsisinungaling na siya, makuha niya lang yung gusto niya. Katulad nung sinasabi niya na kinikikilang ko siya, okay. Diba lahat doon binaliktad niya? Lahat okay. Yun, kasinungalingan. Nag-struggle siya, nagpakasal ako, iniwan ko siya, nag-struggle para makasal ako kay John, okay. Nag-file ako ng presumptive. O kasi si statement niya, parang pinalalabas niya kayo na masama kayong babae. Exactly, kaya ang mga tao, binasa ko. Pero kung sinabi niya ang totoo, ang asawa ko siya, iniwan ko habang 5 months pregnant yes, siya, sino akala mong babatuhin ng bato? Ako siguro yung pinakamalaking bato, ipupukol ko sa kanya eh. Pero akong binabi niya ako doon eh. Meron ba kayo naging action doon? Meron. Gusto kong magpakamatay. Ang sakit. Yung kahihiyan. Okay. Nakatago ako ilang buwan dahil takot akong lumabas. Okay. Tsaka the fact na ano, the fact na alam natin na siya ang paniniwalaan ng tao. Dahil siyang kilala. Dahil kilala siya eh. Kilala siyang mabuting tao. Oo. Kilala siyang matulungan. Ayun. Tapos i-extort nyo nga naman. Oo. Kaya nga. Oo. Kaya ako nga tinira ng mga tao. Pero Miss Julie, hanggang saan niyo ipaglalaban yung karapatan niyo? Hindi niyo ba ito titigilan hanggat hindi niyo nakukuha o ititigilan niyo na lang para sa peace of mind niyo? Hindi siguro ako titigil hanggang... Okay. Nice. Hindi ako titigil. Nice. Kahit saan ka makarating. Okay. Kasi ako rin yung bilag yan, sinabi ko eh, hindi lang, it's not about money eh. Yung karapatan ko, at saka yung real talk lang, ang yaman na nung dating, yung ng asawa ko, yung tatay ng anak ko, ba't hindi ako maghahabol? Especially, I'm the legal wife. Oh. Diba? Lalo na, practical, totoo, mayaman na mayaman, at yung anak ko, walang millionary, mawag, exactly. Itong legit walang na anak. Walang binibigay. Correct. Parang nagpapasasa ka dyan, itong anak ko, wala. Nangyayaban nila, no? Diba? Itong family vacation nila, pinagyayabang nila yung mga kung anong meron sila. Okay. Samantalang anak ko, Miss Alona, maniwala ka't hindi. Kahit ngayon, hindi nakatikim ng brand name mga anak ko. Ayaw niya. Kasi nag-aral siya, yung, siyempre, pinaghirapan niya, di ba? Okay.
Kaya sasabihin niya, ma, yung brand name na yan, yan lang binabayaran mo. Aralin ko yan, sasabihin niya. Okay. Practical siya pagdating sa pera. Pero kung sira, bibigyan siya, sigurado ko bibili siya. Di ba? Yeah. Yeah. Pero hindi siya. Sa totoo lang. I mean, like, di ba nalaman ni Miss Grandy yung sa tatay niya, galante sa iba, matulungin. Ano ba yung unang hiningi niyang tulong? Hindi mukhang pera ang anak ko, Miss Alana, okay. Sa totoo lang. Kaya nung humingi siya ng tulong sa tatay niya, okay. Yung nabasa ko yung, okay. Yung statement niya, nasyak ako. Bakit hindi siya lumapit sa akin? Ano ba yung hiningi niya tulong sa tatay niya? Financial assistant. Bakit tinanggihan siya? I mean, sorry, tinanggihan ba? Alam mo, yung date na nakalagay doon sa nung tinatanong niya sa girlfriend ni Rafi yung okay. Ano kung nasaan ang tatay niya. Okay. It was during around the graduation, okay. Yung December na yon mag-graduate siya ng graduation college. Uh-huh. College. Ngayon kasi ayaw niyang pumunta sa graduation. Hindi ko alam, sabi ko, siguro hindi nakapasa siya. Anong isipin ko, 'di ba? Okay. Bakit ayaw niya pumunta sa college graduation? Okay. So tinanong ko, masabi niya hindi ako pupunta. Sabi ko, bakit anak? Kasi mawala akong pambili ng cap and gown. Naiyak ako. Anak, sabi ko, hindi ko alam na tumawag na siya kay Rafi. Okay. Ba't di mo sabihin sa akin, bibigyan naman kita ng pera. Okay. Kasi masabi niya, nahihiya na ako. Okay. Ang laki na ng gastos mo sa akin. Okay. Ay, naku, ito lang. Sabi ko, huli na okay, to. Okay, sabi tama. Ko sa kanya. So, pinadalang ko siya ng cheque. Kasi sa oras ang kung saan siya nakatira. Okay. Pinadalang ko siya ng cheque. Ngayon, nakagraduate siya. Natuwa siya na pinilit ko raw siyang makagraduate. Ang sarap pala daw. Yun, okay. Yung college graduate. Ang dami nila. Okay. May 2,000 sila doon. So, ngayon, nung nabasa ko yung statement niya ngayon, during those time, palagay ko yung time na yun, nahihirapan siya. Okay. So, kaya nga sabi ko, Rafi, wala kang malaking pera. Kahit $50, $100, anak, tsaka na lang ako babawi. Okay. Pero palitan mo ang yung SIM para okay. Hindi ka na makontak ng anak mo. How cruel. Okay. You can beat na gawin mo yun sa anak mo na inabato na mo habang hindi pa siya sinisilang. Tapos, for the first time, nahihingi ng tulong ang anak mo. Abandonin mo na lang sa ganun. Paano ba siya nireject? Tinanggihan? Paano ba? Sabi raw niya, busy ako. So, personal niyang nakausap sa phone? Yung first time. Okay. Tatawagan kita pag hindi ako busy. O ilang araw siya hindi tumawag. Tumawag uli ang bata. Okay. Siguro kailangan talaga niya yung pera. Oh, hindi na niya makontak. In-email yung kabit niya. Okay. Yung isa. Oh. Parang nakaka-trauma na humingi sa tatay ko na gano'n. First time. Ang dami daw niya nakikita ang tinutulungan. Kaya correct. Lumapit siya. Correct. Sabi ko, bakit hindi ka na lang lumapit? Ma'am, matagal na yung kasi. Sabi niya, nung malaman ko nga yung sa statement. So, paano kinuwento sa inyo ni Miss Grandy? Hindi. Hindi niya, hindi, hindi niya kinuwento. Malihim nga. Yung statement. Ang nagpapatunay. Okay. Pinaano namin siya sa Philippine Embassy sa California. Yun, doon ko sana. Kasi inaano ko sa case ko yun eh. Kaya siguro nung kinasal siya, ayaw yung napasabi sa ayun. Tatay niya. Kasi hindi ko alam yung reason kung bakit hindi na siya pumunta rito. Nakakasad naman. Mas sad kasi. Kasi ang sakit eh. Yung ngayon ako humingi sa'yo. Nasakit ako ang bongga mo sa iba. Tapos sa akin, ang garbo ng mga bakasyon nila. Hmm. Tapos may kabit ka na sinusuportahan mo yung anak niya, nag-aaral sa Lasal. Hmm. Hindi man nagtrabaho kahit minsan sa buhay nila. Grabe. Nakakainis. Oh, diba? Pantay-bantay niya sa mga batang anak niya, mga anak niya. Especially sa legal niyang anak. Continue ko sasabihin legal. Oh, pare-pareho silang mga anak niya. Pero ang anak ko, ang mas higit na may karapatan. Okay. So, balik, kailan yung last communication nila ni Miss Grandy? O si Miss Grandy bang nagputol na? Siguro si Rafi dahil nagpalit siya ng number eh. Okay. Baka siya. So ang anak ko hindi na niya pinurso dahil okay. Siyempre masakit sa kanya. Na, okay. Masakit sa kanya na ang kanyang hinahanga na ama ay wala palang kwenta. Alam mo sa statement na nakalagay, okay. In the end, Rafi Tulfo was never a father to me. Oh. Nasa statement niya. Yun ang
ang ganda ng ano niya, basahin mo. Nasa ano ko, binasa ko sa blog ko. Okay. Pero sa English, meron kayo sa Tagalog na blog din eh. Yung sa English, okay, yung statement okay, okay. niya, ni Grandy. Bakit po ba, na, bakit ba nasama si Grandy sa kaso? Bakit siya kailangan may statement? Kasi si Rapi, may mga sinulat siya sa mga statement niya. Okay. So, pinatunayan ng anak ko, hindi totoo. Ah, kumbaga nag-witness siya na lahat niya pasinuman. Katulad yung, bakit daw siya mababae kung ano, kung bihira lang uuwi ang anak niya, oh. tapos may babae pa. Pinatunayan ng anak ko, totoo. Kasi pati picture. Picture ng chick. Na may anak sila. Yeah. Ano yung picture ba si Miss Grandy kasama ng chick? Hindi, ang anak ko. Si Miss Grandy. May picture siya doon sa girlfriend ni Rafi. Sa girlfriend sa, nga. Yun, sa nanay nung anak niya. Oh. Kasi sinasabi ni Rafi na hindi totoo. Okay. O di pabulaan. Kasi ang anak ko ganyan. Parang ako. Okay. You have to have evidence before you talk. Hindi. Sa kaso ni Rafi, talagang kailangan na ebidensya. Kasi marami siyang ano eh. Sinungaling marami siya. Marami naniniwala sa kanya eh. Sinungaling siya. Diba, kahit na may ebidensya ka na eh. Hindi ka ba paniwalaan si Rafi pa rin? Oo. Yung mga typical na tulfonatics. Pero, Miss Alona, sa totoo lang, alam ko popular siya. Pero, lately, yung mga nakakausap ko, pag sinasabi ko ang totoo, halos sa kanila, nagbabago ang ano nila kay Rafi. Well, nice naman. Oo. Good to hear that. Oo. Kasi lalo na yung tungkol sa anak niya na ni hindi sinuportahan, ni hindi pinabayaan, na okay. pinabayaan, okay. ni ayaw tulungan. Yun yung mga tatay, doon alone, nag-aano sila. Tsaka super turn off, malalaman yung katotohanan. At tsaka yung katotohanan, coming from you. Hindi to galing sa kung kanino lang, hindi to hearsay. Galing mismo kay Mrs. Tulfo. Sa akin, katulad ng sabi ko, kahit mahirap ako, yung salita ko important sa akin. Kasi kapag may sinabi ako at hindi ko tinupad, kaya hindi ako nangangako. Kasi ayaw kong nasisira yung salita ko dahil lang sa pangako. Ayaw kong nagsasalita ako tapos ano lang ako yung, anong tawag doon, yung parang hangin lang na okay. hindi. Ayaw kong sabihin pag hindi totoo. Okay. At ayaw kong sabihin kung hindi ko gagawin. Okay. Kasi gusto yung salita ko correct, important correct, sa akin. Correct. May word of honor ako okay. eh. Si Rafi, wala yan. Okay. Actually, alam mo, Miss Julie, ilan na yung mga napapanood ko na interviews mo, yung sariling vlog mo, napanood ko rin. Very consistent ka. Yung kwento mo, paulit-ulit. Kasi yun ang totoo. Kasi yun ang nangyari. Hmm. Diba? Kasi kung nagsisinungaling ka, may bababago dyan eh. Kasi nakalimutan mo na yung statement mo noon eh. Pero sa case mo, very consistent. Kung ano yung sinabi mo, hanggang ngayon, ganun pa rin yung sinasabi mo. Kasi, importante tayong mga tao, sabi nga nila, kung mayaman ka, kung wala ka sang salita, ano na yung ano tawag sa'yo, di ba? Ako ko sa akin, kahit mahirap ako, natuto akong yung salita ko, maging may meaning. Okay. Ayaw kong katulad yung anak ko, ma, promise me. Ay, hindi ako nagpa-promise na. Okay. Kasi gagawin ko kung kaya ko. Okay. Pero, yung iba, promise, o kahit sa mga kaibigan, ay, promise, no? Hindi ako, kahit si Joe, hindi yan nagpa-promise. Pareho kami hindi nagpa-promise. Kasi ayaw na masira yung salita namin. Okay. Kasi napaka-importante ng isang salita. Okay. Dahil kung sinungaling ka, sino maniniwala sa'yo? Okay. Kasi kahit nagsasabi ka na ng totoo, hindi pa rin maniniwala sa'yo kasi sinungaling ka. Di ba? Alam mo yung ibig ko sabihin? Correct. Pero kung alam mo yung ako, katulad ng may sinabi ako, dahil alam nila hindi ako sinungaling, paniniwala ako ng tao dahil alam nila yung sinabi ko, hindi ako nagsisinungaling sa tao. Okay. Hindi ko lang sinasabi dahil gusto kong magpaawa o gusto kong ano, yung sinasabi ko, yun ang nangyari. Correct. Kaya, there's so many yung na nangyari sa buhay ko na mahirap na kung minsan mahirap na there's a time, kahit malayo nang nangyari, matagal na. Pag naisip ko, umiiyak pa rin ako. Oh. Last week, yung naisip ko yung kung paano nangyari. Tapos, umiiyak ako kasi parang naawa ko sa sarili ko noon na kung paano, no? Kung paano ka, paano mabuhay yung anak mo na yung scar. Sa case, malalim, masugat. Okay.
Pero when it comes to feelings romantically, wala na. Wala na. Yung sugat na lang talaga na iniwan. Yung sakit. Kasi feeling ko, siguro kayo nasasaktan pa rin kayo. Kasi yung sugat na iniwan niya sa inyo, hindi pa gumagaling. Ayaw mag-hilom. Kasi siguro hindi pa nag-heal eh. Mag-heal siguro kung katulad sabi ko, kung mag-apologize si Rafi sa akin. So, mayroong possibility na mag-heal? Oo. Okay. Mayroong ba possibility na ibigay mo yung forgiveness or mag-forgive ka? Yeah. Pwede.